ano, naging resulta dun sa sinabi ko sa iyo noong nakausap ko kayo sa krusada na magbago kayo. Kasi kung nagkataon, maiwanan ka ng asawa mo, di ba? Opo, Sir Nash. Oo, ano nangyari? Nagsisiyan ko lahat kasi di ako naniwala sa iyo na ito pala. Di ako naniwala sa sinabi mo noon. Oo, ngayon. Hindi ako nangyari. Sa ugali ko. Kaya nga, nangyari, di ba? Opo, Sir Nash, nangyari talaga. Oo, gusto ko nang gagaling sa bibig mo. Ano man, anong pinagsasabihin mo tungkol sa akin? Yung totoo, huwag ka magsisinungaling dahil alam mo kung anong mangyari sa'yo. Hindi ako naniwala sa'yo. Bakit pinipilit? Ano, ginapugos ko kuan to sa imo. Tuo mo ko ginoong. Usap ko sa concern. Oh, hindi ka naniwala. Pero bakit nagpagamot ka sa panahon na yon? Sige. Ano po, Sir Nars? Hindi ka naniwala. Pero bakit nagpagamot ka sa panahon na yon? Sir Nars, ano, nung buntis pa ako, nagsishare ako sa yung mga mensahe. Mm. Tapos, ano, may, yung anak ko may, kuan, anong kuan siya, nasi gibati ato. Oh. Nasi gibati ato before. Oh. Nasi nainay, nagitubo sa iyang, kuan, sa iyang lawas. Nagpak-doktor mi, nagikuanan siya. Tapos, ako lang ato, kaning nataymingan po, Sir Nars, bang nga, iubo, bitaw siya, nagignan ko sa kong ugangan nga. Magkuan, lagi daw kong limon sito. Mm. Ay, para matambalan, nagigikan ba sa imo, nagpatambal ba mi. Kanya, wala mang kunit nyo niya, nagignan ako akong Paris nga. Nga, di, ayaw lang, kay basi niya makatrigger mo, ginamong gisinugdanan, nagigawayan ato. Kung ano man, makatrigger man ang limon. Ayaw na, kaya ano man tagikuan niya tambal ato. Mga to, Sir Nars, yan. Dito nagsugod ang tanan-tanan. Nga, nag-share pa man ko ato sa imo, share. Nga, niabot ang pila kasi mana. Naputol akong pag-share na sa imo. Naputol akong pag-share sa imong mensahe. Tapos mauna din ito, giabot na sad nga. Nganin na po, naputol. Magpadayo na sad ko, naputol na po. Nga, katodeng Na-hospital akong anak. Kaya na-pneumonia na siya, Sir Nars. Tapos pag-apila din ka, pagka next month, na-hospital na sad siya. E mo din to na iubo naman sad siya balik, Sir Nars. Mo din to da yun. Ingon akong mama nga. Akong ugangan nga. Ipatambal lagi daw. Ka, Sir Nars, naana siya nga mag-message ko sa imo. Tumotog yung message ta ka. Mga ito, message ta ka. Tapos, ingon ka sa kuha nga, nasa friend list ko na kayo, pero hindi kayo nasi-share at nanood sa aking video. Yan talaga pinagsisiyan ko, Sir Nars, nung nag-istoryahan mi ni mo, nag-istoryahan ko ni mo ito before, wala yun ako siya gikuanan niya, gituuhan, gisulod na ako sa kong utok, gisulod na ako, wala yun, Sir Nars. Gimahayan yun ako, tanan. So ano ngayon ang ano? Anong naging resulta? Di, puro problema. Ibati, Sir Nars, kay ngani nga, giabot ni si ngani nga. Masya na mismo, gidili, nagigapoy na siya sa ako. Oo, kasi pangit ang ugali mo eh. Yung sabi ko sa'yo, magbago ka, hindi mo magawang magbago. Tapos ngayon, dadamay mo pa ako. Kahit naman hindi niyo pa ako nakilala eh. I'm sorry. Pangit naman tagang ugali mo, di ba? Opo. Eh, meron, bakit di mo kayang baguhin? Paano maging... Babaguhin ko. Alam mo naman yun eh, ang ugali mo eh. Na wala na dahil sa ugali ko. Kaya nga, alam mo naman yun eh. Sinabi ko na noon pa na na-meet kita. Kung naalala mo, di sinabi ko, okay ka lang ba? Kaya sabi ko sa inyo, nakakabasa ako ng mukha ng tao, kung anong klaseng tao kayo. Nagulat ka pa noon, bakit ko nasabi. Kaya nasabi ko sa'yo, magbago ka sa sarili mo. Kasi kung hindi, darating talaga yung araw na iiyak ka. Opo, Sir Nars. Ngayon, kinatawad na niya ako.
Pero kung ipasailong, Kaya para lang sa anak na. kasi kinausap ko siya. Yun ang totoo doon. Ita mo, ang dami yung pang sinabi sa, dami yung pang sinabi sa akin, tapos ngayon, sa akin ka rin para lalapit. Kasi sinabihan ako ni mama. Nung wala ako, tuluyan ka na. Kung wala ka rin, dili yun. Wala yun. Oo, tutuluyan ka talaga. Maniwala ka sa akin. Kaya sinabihan ko yung ano mo na pag-isipan mo ng ano maraming bisis dahil hindi ako ang kasama niya, kayo ang nagsasama. Bigyan kung meron ka pang naramdaman sa kanya, sabihin mo sa akin, ako ang ano, bigyan natin ng ultimatum yan para matuto yan. Isipin niyo yan. Ang dami mo pang sinabi. Kasi nagdamay na yung anak namin, Sir Nars. Ang dami mo pang sinabi tungkol sa akin, tapos sa akin din kayo lalapit. Pero okay lang yon. Gusto ko lang magbago ka. Kasi wala namang idinulot na maganda sa pagsasama kung ganun ang pag-uugali mo. Ikaw mismo, alam mo ang sarili mo. Mahirap ba yung baguhin? Alam naman nating mali. Baguhin natin. Opo, Sir Nars. Hindi mabuo ang pamilya mo pag ganun ang pag-uugali mo. Kahit sa, kahit sinong kasama mo, pag ganun ang ugali mo. Wala kang talaga makasamang ano, habang buhay o matagalan. Kayo na wala sin- mamig ko nito sa inyo. That time, Sir Nars, ngayon kato yung mga istorya nga. Ito na pa-advise me. May duha. Yung mga istorya, wala yun ako gibutang sa hungutok. Oo, kasi... Wala yun ako gikuan. Kasi hindi kayo na iniwala. Ngayon, niabot yun ang panahon. Tapos ngayon, nagpakaawa ka. Salamat ka na hindi ako nagtatanim ng galit sa'yo. At ako pa ang tumulong sa'yo. Saan kayo maghanap nun? Ang taong kinukutya ninyo, yun pa ang tutulong sa'yo? Saan kayo maghanap nun? Di ba? Opo. Salamat ka na ang kalooban ko ay hindi mapag, hindi na paghiganti at hindi nagtatanim ng sama ng loob o galit sa kapwa. Katunayan, opo. Ako pa ang nagbibigay daan na maging maayos kayo. Kaya hindi ka na talaga tanggapin, maniwala ka sa akin. Opo. Wala kasi na hindi talaga. Ginausap ko sila kagabi. Sabi ko, ang ugali, pwedeng mabago. Pero, dandahanin mo, kasi palalahanan mo. Pag hindi ka nagbago, pagbago, ultimatum na yan. Huling ano na pagkakataon sa iyan. Matuluyan ka talaga. Alam mong mali. Huwag mo na ipatuloy yung pag-ugali mo na alam mo naman talagang mali. Opo. Kasi hindi healthy yung pagsasama niyo pag gano'n. Sir Nars, madamay ang amuanak. Para saan pa? Magsasama kayo na hindi naman kayo makasundo. Puro kasalanan gagawin ninyo. Mayroon mong panaguban, Sir Nars, kasi giramig away, sige giramig kaya nga. Naga. Yun nga yung dahilan yan sa ugaling hindi maganda. Dili naman ako tanan sala, Sir Nars. Oh, alam ko yon. Pero ang nag-uugat niyan, diyan sa'yo pa rin. Alam mo yan eh. Kasi nakikita ko naman sa mukha ng kasama mo, hindi naman ganun kasama ang ugali nun. Sa mukha pa lang tumitingin ako sa tao, alam ko na hindi masamang pag-ugali. Sa mukha lang ako titingin. Kung mayroon man nangyaring mga palitan dahil ang ugat sa pag-uugali mo. Yun ang totoo. Di ba? Opo. Gusto ko tapatan tayo. Opo. So alam mo na ano?
na hindi hindi lang dito nagtapos. Kailangan tuluyan mong baguhin ang ano mo, pag-ugali nga hindi maganda. Yung mabuting pag-ugali, patuloy. Sorry talaga, Sir Nurse. Pasensya. Sorry sa lahat. Oo, madaling sabihin yon. Pero gawin mo lang yung nararapat. Opo, Sir. Masaya na ako doon. Yung sabi ko sa iyo, ako yung taong hindi marunong maghigante, ako yung taong hindi nagtatanim ng sama ng loob o galit. Kasi kung totoo sin, pwede hindi kita tulungan. Tama, sa dami mong text sa akin, sa inbox, at sinasagot pa kita ng maayos. Di ba? Opo. Oo, di mo makikita na hindi ako tulad ng iba na kahit nagsasabi kayo ng masakit, magsabihan sila ng masakit, eh, masakit din ang ibabalik sa'yo. Ito sa akin, hindi. Kinausap kita ng maayos at gumawa ko ng paraan para maging maayos kayo. Saan kayo maghanap nun? Kaya ngayon, tumawag yung ano mo, kasama, tanggapin ka nila. Pero yun nga sabi ko, palalahan mo siya palagi. Kasi ang pagbabago na ugali, hindi yan agad-agad. Kailangan palalahanan mo. Ay, ayoko naman na mahulog sa wala o mauwi naman sa ano, magtuloy-tuloy na, na kawawa yung bata. Opo. Magkaroon kayo ng pamilya, tapos ganun yung palang gagawin ninyo. Puro kasalanan, di maghiwalay na kayo. Ngayon, kung nagmamahalan pa kayo, di ipatuloy, pero gawin mo yung dapat na alam mong mali, wag mo nang ipatuloy. Opo. So, pwede ka nang bumalik sa kanila, pero ayun nga, tandaan mo yung mga sinasabi ko. Magbasa ka sa wall ko. Opo, Sir Nurse. Unawain, intindihin. Huwag mong i-share kasi natulungan kita. Huwag mong gawin yon. Basahin mo, inuunawain, intindihin. May batayan ba yung mga sinasabi ko? Then, pag naniwala ka, din i-share mo. Yun ang tamang paniniwala. Nandoon yung sinasabi ng Diyos na tatlo lang kailangan sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos sa paniniwala. Kuha mo? Opo, Sir. Opo. Oo. So, hanggang dito ang ano ko sa'yo, hangad ko na pagbabago mo ay gawin mo talaga. Kasi daling sabihin na pagbago sa salita lang. Pero sa gawa, mahirap gawin. Para kang nabunutan ng tinik ngayon. Kaya kung wala ako, wala na. Tuluyan ka na talaga. Tagal kami nag-uusap kagabi. Eh, yun nga. Decision na talaga siya na pagod na siya sa'yo. Pero ang sabi ko, ano, kung ano man yung namagitang naging dahilan, ikaw nakakaalam. Ang kailangan ko lang, kung mayroon ka bang naramdaman, din ayusin natin. Pero kung wala na, tulukan natin. Ganun ako. Hindi ako nagkukonsyente sa isang tao. Nagbabase ako sa naramdaman ng bawat isa. Mahal mo ba yung asawa mo? Po, Sir Nurse. Bayan nila ko talaga kung gibuhat. Kaya nga, kung mahal mo yung asawa mo, ayusin mo yung sarili mo. Di alam ko, mahal ka ng asawa mo. Yun nga lang, pagod na siya sa pag-uugali mo, kaya gusto na niyang lumayo na. Pero dahil may naramdaman pa siya,
Lalo na may anak kayo, kaya inayos ko. Opo, sir nurse. Eh, ang hiling ko lang sa'yo, pagbabago lang, wala nang iba. Pagsisisi at lubos na paniniwala. Magbasa, unawain yung mga pinarating ko. Ngayon, kung naniwala ka, di ishare mo. Kung hindi ka naniwala, di huwag na kayo magsasabi pa ng masakit. Dahil aanihin talaga ninyo. Kuha mo? Opo, sir nurse. O sige, tawagan mo sila na sabihin mo na nag-uusap na tayo at ano, sinabi ko naman ano, ako lang inihintay na ano na matapos tayo mag-usap at kayo na mag-usap kung umuwi ka na doon sa ano bahay nila. Opo, sir nurse. Salamat po. O sige, sige. God bless at hangad ko na tuloy-tuloy at maging okay ang ano mo. Opo, sir nurse. Thank you. O sige, sige. Sige. Salamat, sir. O sige, sige. Bye-bye. Ay. Sinsya na kayo. Hindi ko pinapakita ang ano, personal ng isang tao. Pero gusto ko lang marinig ninyo para hindi tularan. Dahil wala talagang idudulot na maganda ang pangit na pag-uugali ng isang tao. Kahit sino ang maging kasama natin, pag hindi maganda ang pakitungo natin sa kapwa, talagang gulo ang abutin sa buhay. Itanin nyo, ang dami mang sinasabing masasakit laban sa akin, pero ako pa rin ang tumulong para maging maayos sila. Yun nga sabi ko sa inyo palagi na ako yung taong hindi mapagtanim ng galit, sama ng loob sa kapwa, anuman ang masasakit na sinasabi, lalo na ito sa ginagawa ko. Sa huli, dito pa rin sila bumagsak. Dito pa rin siya bumagsak at nagpakaawa na humingi ng tulong. Kung tutusin, pwede ko hindi siya tulungan sa likod ng mga sinasabi niyang masasakit o hindi magaganda. Pero indo, hindi siya nabigo. Kaya ako pa rin ang gumawa ng paraan para maging maayos ang buhay nila. Hindi lang din siya. Marami niyan. Natandaan niyo yung taga-Nebisiha noon na ang daming mga sinasabing masakit, pangungutya. Nung nagkaroon sila ng problema, ang nanay niya nagkasakit, siya mismo nagkaroon ng problema. Sa akin bumalik. Oh, tinulungan ko pa din. So, ganun ako. Ang gusto ko lang magbasa, manood ng mga video, unawain, intindihin. Then, pag naniwala kayo, i-share. Pero ayun yung i-share kasi natulungan kayo. Hindi yan ang tamang paniniwala. Kaya, may panahon pa. Tara, magkaroon ng tamang landas tungo sa kaligtasan. Well, yun naman talaga ang kaligtasan natin, eh, ang paggawa ng kabutihan. Yun nga halimbawa, sa simpleng bagay na hindi magandang pag-uugali ng isang tao, eh walang magandang idudulot sa pagsasama. Kasama na yun sa kaligtasan. Kaya ang paggawa ng kabutihan, doon talaga ang kaligtasan. Hindi doon sa pagsimba o pagkaroon ng relihiyon. Ang dami dyan, mga maraming relihiyon. Nag-araw-araw na sa simbahan, pero ang pag-uugali nila, pag nakaasta sila, akala mo sino, akala mo santo, pero ang pag-uugali, nako, sobra. Lalo na yung mga katikista. Pag nakapagsalita, kala mo ligtas na sila. Pero ang kalubloban nila ay mas masahol pa sa hayop. Tulad din ng mga pare at pastor ninyo. Pag nagsalita, parang mga santo.
Pero ang mga gawain, puro demonyo. Yun ang totoo talaga. Kaya, yun. Marami silang naloko dahil ang tao kasi nagpapaloko. Hindi nag-isip ng tama. Kaya ganun na lang ang naging resulta. So hanggang dito na lang muna. At hangad ko na marami kayong na pulot, lalo na sa mag-asawa. Ang hindi healthy pagsasama ay mauwi talaga sa hindi maganda. Dahil puro kasalanan ang gagawin ninyo. So, hangad ko na magkaroon ng pagbabago ang bawat isa, pagsisisi, at magkaroon ng tamang paniniwala at magkaunawaan para sa ikabubuti ng pagsasama. So, pagkikita natin muli. Magandang gabi and God bless sa lahat.